Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camio po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw na po ng Biyernes mga kapatid, napakabilis po ng araw. Parang kailan lang po eh, Lunes eh, ano po. Ngayon po ay Biyernes na naman. I hope nitong mga nakalipas na mga araw ay meron po kayong mga bagay na natutunan. Especially kayo po na regular na nagiging taga-subaybay sa Tinig ng Pag-asa. Nais ko pong humingi ng paumanhin sa inyo kung para po sa iba, the subject that we are discussing seems to be a very boring subject and maybe for some, ang tingin ninyo hindi para sa inyo ito. Okay lang po mga kapatid kasi po we need to discuss these things kasi po napapanahon dahil ang simbahan ay totoo na nagnanasa po ng church growth. At maraming mga simbahan ang sinasakripisyo ang maraming mga bagay for the purpose of church growth. Kung kayo po'y bago lang sa channel na ito o bago lang po kayong nanonood sa Tinig ng Pag-asa, balikan niyo po yung mga nakalipas na mga aral, especially yung kahapon kung kayo po'y interesado sa subject ng church growth. Kasi po, diniscuss natin kahapon na ang church growth ay hindi po one-dimensional. It should be two-dimensional. Hindi lang po doon sa aspeto ng quantitative, kundi doon sa qualitative. Ibig sabihin, kung may growth in quantity, there must be a growth in quality or one way or the other. Importante po na, po, na both these forms of church growth ay nakikita at evident. Hindi po pwedeng mag-concentrate sa isa at kalimutan ng isa. Importante po na maunawaan natin ang prinsipyo ng church growth at malaman natin kung ano yung mga pwedeng mga prinsipyo na magamit in order for the church to grow. Ang dilema ng maraming mga simbahan ay yung nakasubok na halos ng lahat ng paraan, nakasubok na po halos ng lahat ng inialok, ng mga seminars at kung ano-ano pa, and yet, at the end of the day, hindi nag-work yung mga bagay na yon. Ano ba ang dapat gawin? So, sa araw pong ito mga kapatid, ang atin pong tatalakayin sa part 2 ay yung katotohanan na growth is not a simple matter. Ang akala po ng iba ay simple lang tong growth. And growth is, kumbaga, automatic. Tandaan po ninyo, growth is not automatic. It is not a simple matter. Wala po namang nagtanim at iniwanan yung kanyang itinanim at hinayaan na lamang na bahala na ang panahon upang ito ay lumago. Wala pong matalinong magsasaka o gardener na hahayaan po na ilagay ang buto sa lupa at bahala na ang lupa, bahala na ang panahon na ito ay lumago at ito ay magbunga. So, hindi po ganun. Hindi po hit and miss. Ano po? Ang growth po, mga kapatid, is not a simple thing. Hindi rin katulad din po ito ng sanggol na isinilang sa mundong ito. Ano po? Pagsilang ng sanggol. Hindi naman po ang sanggol na ito ay lalago into a matured person kung hindi po ito aalagaan. May mga prinsipyo po sa tinatawag na church growth. Ngayon, ang aking tatalakayin ngayong umaga, there are 6 reasons why there are no simple answers to the church growth issue. Ilang mga bagay, 6 to be exact, na akin pong nadiskubre, mga simple reasons o 6 reasons kung bakit walang simpleng sagot kung bakit ang church growth ay hindi madali. Una, number 1. So, atin pong talakayin isa-isa. Ano po? Sana po may mapulot kayo ngayong umaga. 1. Church growth is not a simple matter because all individuals and churches are different. Wala pong makakakontest niyan. Because all individuals and churches are different. No 2 people or no 2 churches are exactly alike. Kaya hindi ko po maunawaan yung franchise religion eh. Hindi ko po maunawaan yung
G12 concept na ipinagpipilitan na dapat pare-parehas. Hindi po uubra yun. No, wala pong all size fits all. Alam niyo po ba yun? Maging sa damit, wala namang ganun eh. Meron po unisex, naniniwala po ako ron. Yung damit na pwede sa babae, pwede sa lalaki. Unisex ang tawag doon. Pero sa size, walang one size fits all. Wala naman kasing taong parehas. Wala pong simbahang parehas. This is one of the great mysteries of creation. The infinite variety in nature. Billions of people have lived on the earth and no two are exactly alike. Hindi po ba kayo nagtataka ba't yung DNA natin magkakaiba? Bakit po talagang walang magkakaparehas ng iris ng mata? Isa raw po yan sa paraan ngayon aside from doon sa thumbprint. Magkakaiba yan eh. Yung DNA, gusto mo malaman kung anak mo, DNA testing katapat niyan. Parehas kayo ng DNA ng anak mo. Pero yung ibang lahi, hindi mo kaparehas. Kahit parehas kayo ng DNA ng anak mo, magkaiba kayo ng makeup. Magkaiba kayo ng ibang tao kayo. At ito po mga kapatid ay isang katotohanan. Hundreds of thousands of churches exist in the world. And no two of them are exactly alike. There is a great beauty in this, and there is also a great challenge with this. Maganda po yung talagang may diversity, at maganda rin naman na talagang magkakaiba, pero malaki ang challenge doon. There are many things that make us different, and that creates for us a unique challenge when it comes to balance growth. Why? Because each church faces unique challenge that is created by the fact that they have a different makeup, they have a different heritage, they have a different background, a different cultural context, a different purpose and vision. In addition, they are in different stages of development. And they have experienced different dealings of God. And just as children, churches do not always grow at the same rate. Nakuha niyo po mga kapatid. May mga simbahan na existing na for 100 years. May mga simbahan na bagong sulpot lang. May mga iba-ibang makeup na po ito. May iba-ibang kultura. Kaya yung salpakan mo ng isang sistema na sinasabi mong system for church growth, merong makaka-adapt nito, merong hindi makaka-adapt nito, merong makaka-transition, at merong hindi makaka-transition sapagkat magkakaiba nga ito. In spite of the differences, no, I would like also to give reiteration that there are also that will always be the same. Sa simbahan, kahit magkakaiba tayo, magkakaiba po ng doktrinang sinasampalatayan, magkakaiba ng polity o how the politics are done in the church. O, huwag niyo po sabihin walang politika sa simbahan. Pag ang simbahan walang politika, nang loloko lang po kayo ron. Paano kayo nagsasalik ng leader? That is politics. Paano kayo nagmi-meeting? That is part of the polity of the church. Paano bumoboto ang mga miyembro? That is politics. Kaya huwag tayong maglokohan. Politika ang simbahan. Kaya lang po, may mga simbahan na over politics. Ano pong ibig sabihin? The dark side of politics. Kasi po, ang politika maganda po yan eh. Ano po? Pag-exercise ng rights yan eh. Pero kapag ang politika ay naging marumi katulad ng pagiging marumi ng politiko ng bayan, yun na po ang sinasabing maling politika ng simbahan. Eh reality, marami naman po talagang ganong simbahan. May mga leaders ng church na ayaw na pong umalis doon sa kanilang posisyon, kapituko, o pag nandun na po sila sa leadership, mga diktador, kagaya po nung panahon ng rehiming sinasabi niyong diktador, may mga ganon din sa simbahan. May mga iba't ibang polity, iba't ibang klase ng pamamaraan. Ngayon, sa kabila ng differences na ito, there are things that will always be the same. There are principles from God's work or God's words that will work in every generation.
may mga prinsipyo ang Biblia na magwo-work even of different culture, even of different nation, and in the life of every person. Nakukuha niyo po ba yung binabanggit ko, mga kapatid? Sa kabila ng magkakaiba natin, bakit sa kabila ng pagiging iba ng mga Kristiyano, may mga prinsipyo na pinagkakaisahan tayo? Kaya nga po, ngayon po, ang ginagawa ng iba para lang magkaisa for the sake of unity, ine-echepwera natin yung mga minor. We majoring the major. And we are, kumbaga, omitting some of the minors. Hindi na po natin pinapansin yung mga minors para lang po mapagtuunan natin ang pansin yung pagiging nagkakaisa natin. Pero ang problema minsan, mga kapatid, sino ang nagde-determine ng minor at saka ng major? Doon po nagkakatalo. May mga simbahan, yung bautismo, hindi naman nakakapagligtas pero major thing sa kanila yon. Yung pag hindi ka nailubog, eh hindi ka katanggap-tanggap sa kanilang reliyon. Yun na bang iba? Eh ayaw na lubog, gusto injection o buhos, bautismo lang yon. Ano po? Yung iba, communion, hindi daw dapat linggo-linggo, dapat daw po once a month. Yung iba naman, dapat isang beses isang taon. Yun lang po, those things are minors. But, the point is, sinong nagdedetermine ng minor at major? Meron po simbahan, ang sabi, dapat ang simba ay Sabado. Kapag hindi Sabado, ikaw ay kulto, ikaw ay nasa kapangyarihan ng demonyo. Kapag gumagawa ka ng ibang araw ng pananambahan, kayo kampo ng kaaway, sila lang ang tama. Alam niyo po, ito yung mga naghihiwalay. Na po? Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, in spite of the differences of the churches, merong prinsipyo, general principles of the Bible na tugma sa lahat ng generation, sa lahat ng kultura, sa lahat ng bansa, at sa lahat ng tao. Now, if you are building a church, no, as we seek to build the church and to let the church grow, bilang misyonero, karanasan ko ito eh. At bilang misyonero, we must focus on the timeless and eternal and seek to adapt the universal principle to the individual situation. Iba-iba po tayo ng kultura, iba-iba po tayo ng pinanggalingan, iba-iba po ng lahi, pero yung timeless principle of the scripture, yung universal principle ng scripture, yun po yung dapat iakma natin sa pangkasalukuyang sitwasyon. Church growth is not a simple matter because all individuals and churches are different. Kaya dapat marunong ang pastor, marunong ang misyonero. Ano ba ang major at ano ang minor? Ano ang universal principle at ano yung hindi? Ano yung mga bagay na dapat i-apply at ano yung mga bagay na hindi? Nakuha niyo po ba yung aking pinupunto, mga kapatid? Wala pong franchise religion. Hindi po uubra yan. Na po? Pangalawa, because all ministers do not have the same capabilities. Yan po, mga kapatid. It is clear from the book of Exodus, chapter 18, verse 35. Kung kayo po hindi familiar sa talata, yan po yung Jethro's principle na tinatawag sa Bible. Yan po yung prinsipyo ni Jethro, yung biyenan po ni Moses, na kinausap niya po si Moses at sabi niya, Moses, hindi pwedeng ikaw lang ang magtatrabaho dyan. Hindi pwedeng ikaw lang ang gagawa niyan. Bawat tao may kanya-kanya lang kapasidad. Naniniwala po ba kayo doon? Ang lahat ng pastor hindi pare-parehas ng capacity. Sabi nga ni Jethro, make a rulers over 1,000, a rulers over 100s, a ruler over 50s, and a ruler over 10s. Ulitin ko sa Tagalog, maglagay ka ng tao na mamamahala sa 1,000, sa 100, sa 50, at sa 10. God has given everyone varying levels of grace, varying levels of faith,
and varying levels of gift. Romans 12:1-8. Iba-ibang antas maging ng kaloob ng Diyos at ng kaloob ng Espiritu Santo. Nobody can manipulate the gift. And nobody can say that I have all the gifts. Nobody can declare that I have all the talents needed for the church to grow. Wala noon. Jesus himself referred to those that were given 1, 2, and 5 talents to invest in the work of the kingdom. Matthew 25 verse 15. So I believe that God gives varying degrees of talent, of resources, of energy, of capabilities to meet varying situations in various communities. Every community, mga kapatid, regardless of how large it is, na po, it needs a godly expression of the church. Kaya, naniniwala po ako, pwede naman magkaroon ng church sa bundok para sa mga minorities. Okay po yun. Okay din man magkaroon ng church sa mga rural areas, urban areas, iba't iba. Pero tandaan po ninyo, ang growth nila hindi magkakapare-parehas. Nakuha niyo po ba ang pinupunto ko, mga kapatid? Church growth is not a simple matter because all ministers do not have the same capabilities. Iba-iba nga po pinag-aralan eh. Iba-iba ang antas ng edukasyon. May mga pastor na talagang eloquent, mahusay magsalita. Meron naman mahusay lang sa administration, hindi magaling magsalita. Iba-iba po ang gifts. Kailangan pa bang i-explain yun? Tatlo anak mo, pare-parehas po ba yung mga yan? Tatlo anak mo, pare-parehas po ba ng talent yan? Tatlo anak mo, pare-parehas ba ng galing? Hindi naman eh. Ganon din po ang church. Kaya wag kang ma-disappoint kung may mga churches na hindi talaga lumalago sa quality o sa quantity. But maybe they are good on something. Alam niyo po ba, mga kapatid, ito po. Nung po, yung po simbahang dating kinaaniba namin, ano po, nung kami nasa Pilipinas pa, yung simbahan namin dating Unida, ano po, sa Pilipinas, alam niyo po, meron pong mga simbahan doon na pinanggalingan ng napakaraming pastor. Yung po simbahan na yun, nag-produce ng maraming pastor. Hindi ko na po babanggitin kung ano simbahan yun. So, hindi po siya ganong kalaking simbahan, pero ang daming naging pastor doon sa simbahan na yun. Maybe that is the reason why God allowed that church to be established for the production of many pastors. Nakuha niyo po? Ang daming naging pastor doon. Maayos naman yung mga naging pastor. Kaya hindi pare-parehas ng antas eh. Hindi pare-parehas ng kapasidad. At ito po ay isang katotohanan. Ano po? I believe that God gives varying degrees of talent to meet varying situation in various community. This is where our personal responsibility comes into play. God gives us the gift that we need to fulfill His will for our lives, but we must, take note, we must sharpen them and work with them in such a way to maximize their effectiveness. Ang Diyos ang nagbibigay ng palakol. Ang Diyos ang nagbibigay ng palakol. Tayo ang magpapatalas ng palakol na yan. Tayo po ay kikilos ayon sa kagustuhan ng nagbigay ng palakol. Pero tandaan po ninyo, hindi pare-parehas ang palakol na ibinigay sa atin. Hindi pare-parehas ng gift. Baka yung iba, lagari ibinigay. Baka yung iba, kutsilyo. Depende yan eh. God increases us, our capacities increase. God increases us as our capacities increase. If we are not doing well with 100, He may not give us 500. If we are not doing well with 500, He may not give us 1,000. God wants all of us to increase in capacity
But God won't put more into our hands until we do a good job with what we have. Kaya, huwag ka namang madi-disappoint. Kasi, iniisip mo, bakit ako hindi ganun? Naku sila, 1,000 na yung worship service nila. Bakit sa akin, ganito, hanggang ngayon, ganito. Alam niyo po, maging yung mga council members, this they are disappointed, they are pressured. Kasi po, nangyayari doon sa iba, ganun. Tapos yung mga leader, ipinupush ka ng ipinupush ka, grow, 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 grow. Eh, mali naman ang prioridad. Grow in numbers, but the quality of those who ask them to grow, eh, hindi naman ganun. At isa pa nga, magkakaiba ng kapasidad. Nakuha niyo po ba mga kapatid ang pinupunto ko? Kaya hindi simple ang church growth. Hindi ito isang pitik ng kamay. Ah, we have 1 million in 2032. Paano mo gagawin yon? Dapat maintindihan mo, no, ano kapasidad ng mga simbahan, ano kapasidad ng mga pastor. Magkakaiba po yan. Ano po? Pangatlo, church growth is not a simple matter because all geographical areas are not the same. Naniniwala po ba kayo mga kapatid na merong pastor na para sa class A of the societies? Merong pastor na class B of the societies? Hindi ko po sinasabi na i-compartmentalize or i-departmentalize natin ang mga pastor at ang mga simbahan. But that is the reality. Even though I have rarely talked to a pastor who didn't believe he was in a hard place, it can be seen from the scripture that not all places are the same. Gaano kahirap yung magpastor ka doon sa kailangan bago ka makarating doon sa simbahan, eh, magbabangka ka pa. E gaano naman kadali yung magpastor ka sa may taxi o may access yung transportation. Pero may mga simbahan, mga kapatid, na talagang yung geographical area ay mahirap. Pag umulan, putik na putik. Pag bumabaha, hanggang tuhod. So kaya, paano gagawin mo ron? Kaya church growth is not a simple matter kasi yung geographical areas iba-iba. Gaya po rito sa Canada. Aba, 6 months dito, mahigit. Nagyayelo. Paano mo gagawin yung church growth strategy na ginagawa sa Maynila na anytime pwede kang mag-house visit, mag-visitation, kausapin yung mga nasa kalye. Alam niyo po ba dito sa Canada, kapit-bahay ko lang eh. Hindi ko nakakausap ng isang taon eh. Kapwa Filipino, kapit-bahay ko. Nagkikita lang kami tanguan. Ngayon, kung sa palagay ninyo, that is how we do evangelism, by always communicating to people, that will not be possible here because of the geographical setting. Dito po sa Canada, hindi ka pwedeng kumatok at pumindot ka lang ng buzzer sa kapitbahay mo kung kaninong tao rito. Yung mga Jehovah's Witness nga rito, mga kapatid, failure din dito yon. Kasi po, nagbabuzzer sila, they knock on the door, hindi po sila pinapapasok. Paano mo papapasukin dito? Hindi mo makilala yan. At wala kang dadat ng tao sa bahay dito. Kaya, daratnan mo lang pagdating ng gabi. Eh, sino tatanggap sa'yo sa oras na umuwi ka ng bahay, busy ka sa gawaing bahay, busy ka sa trabaho, magluluto ka, maglalaba ka, pagkatapos may pipindot ng pinto mo para mag-alok ng Biblia sa'yo. Sino tatanggap? Kaya kung titingnan nyo, iba-iba ang estratehiya, iba-iba ang pamamaraan, maaapektuhan ng church growth. Tama? Maaapektuhan ang church growth. Kaya yung G12, saan umubra yan? Umubra yan sa mga bansa na Bogota, Pilipinas, mga bansa na colonized ng mga Roman Catholic. Mga bansa na colonized ng mga mapalupig na Kastila, dun umuubra yan. Sa Pilipinas, ubrang-ubra. Bakit po? Kayo na po magsalita. Ayaw na po magsalita. Kaya click sa Pilipinas yan. Sa mga mahihirap na bansa na ang mga tao walang pinaggagawa. Walang masyadong hindi busy ang buhay. Pero pagdating dito sa Canada,
Wala. Iba-iba po ang geographical areas at magkakaiba, hindi pare-parehas. And it will affect church growth. Tandaan po ninyo, some places are more prepared, like Samaria. Now, when Philip went there to preach the gospel sa Acts chapter 8, ready yung Samaria. Some places are very hard, like Lystra, where the people threw stones at Paul as he preached the message, Acts chapter 14. Yung Lystra and Athens were tough areas. Matigas na bato po yan. Yung Corinth responded well numerically, but maturity was a problem. Antioch and Samaria responded very quickly. Now, sa Pilipinas, mag-isip kayo, kung kayo may isip, bakit sa Batangas, hirap na hirap ang growth? Bakit sa Laguna, hirap na hirap ang church growth? Bakit po ang Bicol, hirap na hirap ang church growth? Ang Pampanga, hirap na hirap. Bakit po? Yan po yung mga predominantly mga lugar kung saan ang Roman Catholicism ay naglagi. Basta ang mga pangalan ng lugar ay santo. Huwag po kayong magpapaniwala naman doon sa mga Pentecostal na kasi may, ano yan, may stronghold dyan eh. May stronghold siya, yung bayan niya, nakapangalan, dedicated sa santo. Hindi po ganun. No po, po kayo magpapaniwala ron, erehiya lang yun ng mga Pentecostal. Pero ang point ko po, kapag ang pangalan ng bayan ay santo, isa lang ibig sabihin nun, matagal na malagi doon ang kultura ng Roman Catholic, ang hirap tibagin ng doktrinang yun. Yun lang po yun. Isang ginagawa, ini-spiritualize ang lahat. Na kailangan ikan tibagin natin yung espiritu na yan sa kalawakan, papanain natin kung ano-ano pa yung mga pinaggagawa ng mga Pentecostal na to. Pero ang point doon, may geographical areas na hindi talaga pare-parehas. Iba yung mga lugar na yun. Kaya, analyze po ninyo, ano pa malalaking simbahan sa mga bayan na binanggit ko? Batangas, Laguna, mga may San, may San Pablo, may San Roque, may Santo Tomas, yung may mga ganon. Santa Rita, Santa Maria. Mabigat dyan kasi depende po yan sa geographical setting. Church growth is not a simple matter because all geographical areas are not the same. Ganon din sa Bible. Iba ang Samaria, iba ang Lystra, iba ang Athens. Yung Corinth responded well numerically. Ang dami pong tumanggap doon, no? In terms of quantity, madaming mananampalataya sa Corinto. Batatanungin ko kayo, kayong nagbabasa ng Bible, kumusta ang Corinto? Isa po sa pinakaproblemadong simbahan ng Corinto because yung maturity was a problem. Pero Antioch, ang Samaria, responded very quickly. Bakit? Yan po ang katotohanan, magkakaiba. Kahit sa Biblia, magkakaiba ang simbahan. There is no question that some places are very hard, and usually the smaller the community, the more difficult that is to start a church. Usually the more isolated a community, the more difficult it is to start a church. Nevertheless, God wants churches in all of these communities. Kaya ang point dito, hindi madali ang church growth. Kahit maka-establish ka ron, hindi madali. Pangapat, because all growth depends upon the moving of God's Spirit. Tandaan po ninyo, marami na po akong nakitang mga ganitong pastor. Akala nila ang puhunan lang sa church growth, pera. Akala nila ang puhunan lang sa church growth, magaling na pastor. Akala nila ang puhunan sa church growth, magaling na musical band. Mga kapatid, nakakita na ako ng simbahan, nagtayo ng malaking building, naglagay ng magaling na pastor, naglagay ng magagaling na mga tugtog, taga-tugtog, taga-kanta, patay din eh. Naalala ko po. Natatawa lang ako. Yung dating simbahan pinanggalingan namin nung araw, nangangarap na makapaglagay ng simbahan sa mall. No, kapag nasa mall daw, eh, sikat. Kasi may mga simbahan na nasa mall eh. Pag nandun sa mall, eh, bida ka. No?
Yan ang pinauso ngayon, yung mga simbahan na nasa loob ng mall, yung iba nasa sinihan. No, ang Unida, yung dati simbahan ko, nakikigaya, no? Nakikigaya po sila. Nagtayo po sila ng na may nagpahiram ng mall, no? Doon po sa may Cavite. Nagpahiram ng mall, edi okay, linggo-linggo nasa mall sila. No. Ano nangyari kaya doon? Nabalitaan ko, wala na 'yun eh. So naglagay po sila ng pastor, naglagay po sila ng mga nganta, naglagay po sila ng pananambahan linggo-linggo. Nasaan na ngayon? Di na-discovery nila, hindi sila para doon? Na-discovery nila, hindi sila uubra doon? Hindi ho ba palatandahan ito na church growth is not a simple matter because growth depends not on the machinery, not on the pastor, not on the resources, not even on the location, but on the power of the Holy Spirit. Kala nyo ha, uubra. Kasi magaling yung pastor. Charismatic yung pastor. Nasa mall, maraming tao. E tingin nyo, ba't ba pumupunta sa mall ang tao para magsimba? Hindi nyo ba alam na kaya pumupunta ang tao sa mall para magpalamig, para mamalengke, para bumili, para mamasyal, hindi para magsimba? E pastor, ba't umuubra yung iba? Bakit yung iba nagtatagumpay? Kasi iba-iba nga ang DNA ng simbahan. Kung ganun ang DNA nila, marahil ganun na yung kanilang pamamaraan since the beginning, kaya ubra sa kanila. Pero ang point ko, huwag kang makigaya kung hindi ito ang DNA makeup mo. Hindi po pwedeng kopya ng kopya. Failure lang ang uuwian mo. Hello? No pastor can save anyone. No leader can heal anyone. No church can bring a city to Christ without the moving of the Holy Spirit. No person will be converted, regenerated without the power of the Holy Spirit. The truth is that God must move if we are going to increase. We may plant, sow, and water, but it is God who gives the increase. 1 Corinthians 3:6. Some places seems to be under a special cloud of God's presence at various times and season. Like when Philip went to Samaria, he was entering a field that was ripe, and nearly the whole city turned to Christ. Nakuha niyo po? Meron mga ganung bayan eh, na talaga nakuhandang-handa na. Alam nyo, nung dumating ako sa Winnipeg dito, dinatnan ko po ang mga kapatiran dito. Sumalubong po sa akin ay isang bus ng mga kapatiran. Nang nakita ko po ang mga taong to, ang unang pumasok sa isipan ko, the harvest is real. People are ready. The harvest is ripe. Ano pong ibig sabihin? Handa ang mga tao para anihin. At awa po ng Diyos, ang Canada ay naging place para sa pag-ani ng Unida Church dito sa Canada. Ngayon, ang tanong, magaling ba kami kaya namin nagawa yun? Mahusay ba si Pastor Ruel kaya nagawa yung bagay na yun? Magaling ba yung aming mga pastor? No. Hindi. It happens because of the moving of God's Spirit. God is still sovereign. And God still rules in the affairs of men. Psalms 107:31-38. He is the one who opens and closes the doors. He is the Lord of the harvest. It is He whom we are co-laboring. Hindi po tayo nagtatrabaho dito. We see this is at various season around the world. One of the great example of church growth ay sa Korea. Yung mga churches doon. Alam niyo po ba na nasa Korea ang biggest Methodist Church, biggest Pentecostal Church, yung biggest Baptist Church, yung lahat ng biggest nandoon sa Korea.
Ang mga big, ang mga churches doon, 50,000 in sizes. Bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi iba ang kultura ng Korea. Iba ang kultura ng Korea, iba ang kultura ng Pilipinas. Hindi nyo ba alam kung bakit nauso yung prayer sa Korea? Yung Korean prayer? Bakit po sa palagay ninyo? Kasi ang Korea before was a very, very, very poor agrarian society. Sobrang hirap ng buhay doon. Maraming namamatay sa gutom. Ngayon, sinong hindi magiging mapanalanginin kung ganon ang geographical setting mo? Kaya ganon po sila kung tumangis sa Diyos. Itong mga Pilipino na kailanman hindi naman dumanas ng ganon. Ngayon lang. Ngayon pa lang. Pero before, number 2 kayo, number 2 ang Pilipinas sa Asia. Hindi naghirap ang Pilipinas. Ang kultura ng Pilipinas kahit panahon ng Hapon, hindi ganong kahirap. Walang namamatay na Pilipino noon sa gutom. Ngayon na lang. Pero noon wala. Kaya paano ang Pilipino magiging mapanalanginin? Relax na, relax nga tayo mag-pray. Paano ba mag-pray mga Pilipino? Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners now in the hour of our death. Amen. Our Father in heaven, holy be your name, thy kingdom. Diba? Cool na cool. That is how Filipino pray. Nung na-born again, naging Kristiyano, na iba lang yung pinapanalangin, na iba lang yung manner, but the way they pray are still the same. Hindi tayo ngumudgod sa lupa. Hindi tayo tumangis ng husto. Hindi tayo humingi ng awa at habag dahil hindi na tayo kakain. Ngayon, gagawin yung parehas? Hindi magkakaparehas yon. Hindi magkakaparehas. Magkaiba. And take note, it is only the Holy Spirit that can break us in order for us to come to our knees and see our total depravity and ask God's help and mercy. Pagkilos lang po ito ng Diyos. Kaya yung pastor na kumbinsi ng kumbinsi, mangangaral dito, mangungumbinsi, that is not preaching the gospel. That is not preaching of the gospel. You are sales, ang tawag na, so hindi ko maisip yung term. You are selling religion. You are like a marketing people of a certain marketing company. You are selling your belief. And people are buying it, but they are really not being converted by the Holy Spirit. Ganito ang marami sa loob ng church ngayon. Naingganyo ng mga magagandang pananalita ng pastor, magagandang pangako ng langit, magagandang experience ng pagpapala ng Diyos kapag tinanggap si Jesus, at magagandang experience ng kantahan at encouraging message. Ngayon, iyon ang marami sa loob ng simbahan. May nabasa nga ako kanina ng umaga eh. Sabi, pag magpo-post, i-post yung love of God. Eh, di ba? Okay naman, mukhang tama. But I would rather post the wrath of God than posting the love of God. Kasi ito pa mga kapatid, yung bagay na hindi alam ng mga tao na ang Diyos ay Diyos na mapagparusa dahil sa kasalanan. Ang mensahe ng mga pastor ngayon, love, 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 at puro love. No? Eh kesa naman pastor sa mensahe mo, puro galit ng Diyos, galit ng Diyos, galit ng Diyos. Mga kapatid, yun po ang realidad. Galit ang Diyos. At ang Diyos na ito, magpaparusa. At malibang ikaw ay ma-regenerate, hindi mo makikita ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Po. Growth is not a simple matter because all growth depend upon the moving of God's Spirit. Panlima. Church growth is not a simple matter because there are many aspects of truth. Ano po? There are many essential ingredients to the normal growth process.
Ano pong ibig sabihin yan? Take note that growth is a complicated process. Maganda siguro palitan natin. There are many aspects of truth. Baka malito pa kayo. Ganito na lang yung number 5. Because there are many essential ingredients to the normal growth process. Yun na lang po yung number 5. Erase nyo po yan. Palitan nyo na lang ng there are many essential ingredients to the normal growth process. Growth is a complicated process. Hindi po ito madali. Because there are many ingredients that contribute to the growth. Halimbawa, sa tao. Sa tao lang eh. No? Iba-iba po ang ingredients to contribute to human growth. Vitamins, food, sunlight. No, lahat po yan. Contributor yan. Sa simbahan, ganun din. Sa hayop, ganun. Sa halaman, ganun. Sa tao, ganun. Sa simbahan, ganun din. In the human diet, we need variety of things. You can take any one of those needful things and overemphasize it. Apo? Minsan, you overemphasize on something and you exclude other things. And because of that, ano nangyayari? You have a problem. Like for instance, meron pong mga tao, sabi nila, less salt, less sugar. Tama po yun. Kung less salt, less sugar. Pero merong they go to the extreme. No salt, no fats, no sugar. After a month, patay. Bakit? Because salt, sugar, and fats are necessary things also in the body. Hindi pwede na kunin lang natin ito at tanggalin na yung iba. In order for you to grow, what you need is a balance of everything essential. Ganon din sa simbahan. Minsan, they go to the extreme. Alam niyo po, noong araw, masyadong ang simbahan ay nakabase sa liturhiya, liturgy. Lahat ay ganito, 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 ganito. Nakaseta po lahat yung programa ng simbahan. Alam niyo po, ginawa ngayon itong mga bagong nagsulputan, tinanggal lahat yun. At alam niyo po ngayon na simbahan, anything goes. At ang sabi nila, as the Holy Spirit leads. They always go to the extreme. Mali yun. Ano po? Maraming aspect ng spiritual growth. Pero importante po mga kapatid na balanse ang simbahan sa mga bagay na ito. You can take any one of those needful things and overemphasize it to the exclusion of other things and you will have a problem. Take note, protein is good. It is essential in the development of muscle tissues, but over-protein can be harmful too. Tama? Minsan po mga kapatid, ito po yung cause ng mga problem sa katawan. Minsan po ito ang nagre-result ng sakit. Over-exerting or doing something na hindi ganun ka-necessary. Prayer is good. Hindi ko pa sinasabing masama ang prayer. Pero may mga simbahan, kinarirang prayer, puro prayer, puro prayer. Ano nangyari? Wala ding nangyari. Kasi yung prayer, pagkatapos mo nalangin, eh may mga susunod kang gagawing hakbang. Prayer is not just waiting for God to answer it, but prayer is communicating and talking to God, telling Him what the next step that you will accomplish or do. Nakuha niyo po mga kapatid ang pinupunto ko. Mga kapatid, nutrients must be balanced to produce the proper effect. You need many different kinds of vitamins, minerals, nutrients to sustain life. The same is true in the church. We don't just need one thing, we need many things in balance to be a healthy expression of the church. Sometimes church growth is oversimplified in the church growth conferences. At times there is a focus on one key that has worked for a given church or pastor. Sasabihin nila, do this and you will also grow. Pag uwi mo, sinubukan mo, eh hindi ubra sa'yo kasi hindi ka parehas ng kultura mo.
The impression given is that if you just take this key, you will get the same results. Pastor after pastor, no po, has come home from conferences ready to institute the new miracle cure, the new system to a dying body, only to find another thing that just doesn't work. Take note of this, mga kapatid. A single message may bring crowds for a season, but it will probably not bring a balanced maturity to the believers. A single message may bring you to your knee. A single message may allow you to praise God and say, Hallelujah, Amen. But a single message will not bring a balanced maturity to the believers. Eventually, the sickness will show up again and another remedy will have to be sought. Because there are many aspects or many, many essential ingredients to normal growth process. Church growth is not a simple matter because there are many essential ingredients to normal growth process. Yun po yung panlima. Palitan niyo po yan. Medyo, hindi po ako, parang, mas gusto ko po yung idea na yan. Pang-anim. Because, church growth is not a simple matter because some simply work harder than others. Some simply work harder than others. This is a principle that is often overlook at pastor conferences. Sa mga pastoral conferences, magbibigay ng mga estratehiya na parang napakasimple. Parang sundin mo lang ABC, uubra na. Pero alam niyo po, may mga factor na hindi madalas ipinapahayag sa mga pastoral conferences. Na-overlook ito. And that is, the harder you work, the more likely you are to prosper. Kaya yung iba naman, pagdating sa conferences, nakita, laking trabaho pala nito. Ano gagawin? Sasarhan na nila yung conference, hindi na i-apply. Alam niyo mga kapatid, ako po, pag pinadalo po ako ng simbahan sa conference, any conference na daluhan ko, pagpunta ko sa conference, nakatingin ako sa kung anong pakinabang ng simbahan ko na aking pinaglilingkuran sa conference na aking dinadaluhan. Hindi po lahat ng ibibigay ng conferences na yon ay dadalahin ko sa simbahan ko. Gaya ng G12, gaya ng binabanggit, saan ba narinig ng Iglesia Ebanghelica Unida de Cristo yan, G12? Yung mga taga-Bulacan ngayon na nagpapatuloy, na nagpapamentor sa ibang mga G12 mentors at kung ano-ano pa, saan nyo ba unang narinig yan? Saksi si Pastor Jonathan Romakin. Sa amin yung unang narinig yan. Sa inyong lingkod. Nag-seminar po ako niya. Yung mga taga-Panginay, taga-Sipat. Magbubulaan kayo kung sasabihin ninyong hindi nyo sa amin narinig yan. Pero hindi pa kayo nakontento doon sa conceptualized G12 na itinuturo namin. Gusto nyo yung kabuuan nito. Nagpailalim kayo, nilamon kayo ng sistema ng alam nating sablay. Ang mga pagtuturo, sablay ang mga doktrina, kinain kayo nito. Tinuruan na nga kayo ng tama, pinili nyo pang magpakamali. So ano pong nangyari? Nalimutan natin na ang importante sa application ng anumang mga natututunan sa conference, hindi lang po yung knowledge, hindi lang po yung estratehiya, kundi yung trabaho na gagawin. Ito po ang problema . Alam ko po, maraming mga pastor, katakot-takot na mga conference na ang nadaluhan. Ano na pakinabangan ng simbahan? Wala. Wala. Atin ang seminar, makikinig, pagbalik, wala pa rin. Hindi i-apply. Or baka hindi talaga ma-i-apply kasi katotohanan naman, may mga pastor na iba't iba ng talento. May mga pastor na hindi talaga magaling magturo.
May mga pastor na talaga hindi talaga makapagturo. Kaya ano ang asahan mo pagdating sa doktrina ito? Kayong mga nakikinig sa aking mga miyembro ng simbahan, simple lang. Tanungin yung pastor nyo pagdating sa doktrina ng kaligtasan point blank na ituro sa inyo paano ka naligtas. Kapag ang pastor talagang alam kung anong kanyang pinaniniwalaan, doon din mismo maituturo niya sa'yo. Pero marami ho talaga mga pastor eh, hindi alam ituro eh. Sige, given for the sake of argument, eh iba-iba talaga ng gift. Pero mga kapatid, wala po kayong karapatang maging pastor kung hindi kayo tagapagturo. Kung hindi nyo kayang magturo. Kasi ikaw ang pastor, sino pagtuturuin mo dyan? Kukuha ka pa namang tuturo dyan? Kaya basic po ito, kung ikay pastor, mag-aral ka. Mag-aral ka paano ka makapagtuturo. Church growth is not a simple matter because some work harder than others. Talagang may mga tamad na pastor. Talagang may mga pastor na iniraraos lang yung ministeryo. At may mga pastor naman na talagang masisipag, nagtatrabaho, at nagpapakadalubhasa sa kanilang pagpapastor. So, the Bible puts it this way. He who gathers by labor will increase. Proverbs 13:11. The diligent soul shall be made fat. Proverbs 13:4. The fact is, there is no substitute for hard work. There is no substitute for hard work. Pastor, may responsibilidad tayo sa simbahan. Pinasasahod, pinasusweldo tayo ng Diyos sa para paglingkuran siya. In the same way, yun namang mga pinaglilingkuran ng pastor, karampatan yun namang suklian yung kanyang pagpapagal. Give and take lang yan. Yung paglilingkod ng pastor, suklian nyo rin ng karampatang benepisyo ang kanyang paglilingkod. Meron pong mga pastor na napapahamak, nagkakaroon ng problema. Meron pong nagsumbong sa akin, yung pastor namin, daming utang. Nangungutang sa tindahan, nakakahiya. Pastor pa naman siya, may utang siya sa tindahan. Eh binalikan ko yung miyembro, sabi ko, sa palagay niyo, ba't nangungutang si pastor? Gano'n ho ba binibigay nyo sa kanya? Eh naku, namadiscovery ko eh. Eh wala naman pala talaga, kulang naman pala talaga yung ibinibigay kay pastor. Nakita nyo po yung problema ng pangungutang ni pastor, hindi nyo nakita yung kakulangan ng inyong suporta kay pastor. Kaya po hindi ko rin masisisi yung ibang mga pastor na maghanap buhay. Kasi kulang naman talaga para matugunan. Hindi ko po hindi po pinag-uusapan dito yung si pastor eh umangat yung buhay kagaya ng mga pastor ng G12. Hindi po ganoon eh. Kung hindi yung makaraos man lang si pastor at maging disente naman ang pamumuhay ni pastor. Rereklamo ko si pastor, ang pangit ng barong. Eh kailan nyo nabigyan man lang ng isang barong si pastor? Reklamo kayo na reklamo, ang dumi ng sapatos, di man lang napunasan. Eh isa lang pala yung sapatos na yun eh. Yun din ang sapatos ginagamit pang visitation. Yun din ang ginagamit sa paglalakad, kung saan saan. Yun din ang ginagamit sa simba. Eh kung ibinili nyo naman ng isang sapatos pansimba, di hindi ka magreklamo. Alam niyo po, pinag-uusapan natin dito yung mga pastor na talagang may mga tamad. Opo. Mga pastor na walang ginawa kundi mag-chess. Mga pastor na walang ginawa kundi magbisikleta. O, yung mga ganun, no? O, huwag pong magagalit yung mga nagpo-post sa Facebook ng bike-bike. Hindi po kayo pinatatamaan ko. No, po. Wala po akong gustong patamaan dito. Meron lang talagang ganun. Eh kung ganun ka, masaktan ka. Yung wala pong ginawa talaga. Sa pastoral house, maghapon, nakatambay lang naman dun. Wala. Maigi pa nga yung pastor na nakatambay ka sa pastoral house, dukal-dukal mo yung paligid ng simbahan, taniman mo pechay. Yung mga miyembro, pagpunta ng Linggo, at least may maibigay kang pechay sa kanila, at least may pakinabang ka. Kung ayaw mo mag-evangelism, ayaw mo mag-small group, ayaw mo magturo, eh at least kahit papaano,
Meron kang ginagawa? No? O kaya bigay mo sa kapitbahay mo, o kaya tulungan mo yung mga dumadaan sa simbahan, bigyan mo sila ng mga bunga ng pananim mo. At least may impact ka sa community. Pero alam niyo po, mahirap talaga ang church growth eh. Kasi nga po, merong mga masisipag at merong tamad. Kaya parang isang simbahan na may mga local congregation ay biglang lumaki. Mahirap yun. Kasi nga, yung mga pastor, iba-iba. Iba-ibang kapasidad, iba-ibang geographical setting, iba-iba ang pamamaraan, iba-iba ang sipag ng mga manggagawa. Tandaan po ninyo, growth is complex, not simple. Po. Ngayon, bukas ito ang ating pag-aaralan. The keys, ay wala na tayo bukas sa Monday. The keys to sustained church growth. Sa mga susunod na mga linggo, hindi po tayo aalis dito. Kaya kung yung pastor nyo ay walang plano para sa simbahan, yung mga leaders ng church, walang malinaw na direksyon, obligahin nyo silang manood po nito. Matututunan po ninyo, hindi po sa pag-iyabang, ang mga prinsipyong kailangan in order for the church to grow. Hindi po ito franchise. Mga prinsipyo lang po ayon sa Biblia na maaring makatulong sa inyo para sa paglago ng gawain ng Panginoon. Growth is complex, mga kapatid. It is not simple. And as we study the scripture, it is important that we discover all the factors that have a bearing on this thing called church growth. We don't want church that merely has a lot of people. We want a church that grows in number but also grows in depth and maturity so that it can truly demonstrate the principles of the kingdom of God and be used by God to touch the nations of the world. We cannot afford to isolate one verse or set of verses that have pleasant ring to them. All scripture is God's breath and all scripture is profitable for the equipping of the church for the growth. There is not one key to growth. There are many keys. To neglect any one of them is to weaken the church and make it less likely for the church to become the glorious church against which the gates of hell, according to Jesus, will not prevail against it. So sa Monday, keys to sustained church growth. Imbitahan niyo po yung mga leaders ninyo. O kaya, papanood niyo po ito para po at least ma-realize nila na meron naman po talagang mga susi, maraming mga susi para sa paglago ng simbahan. Ipaglilingkod ko po yan sa Monday. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat. Thank you po for keeping us as part of your church. Thank you, Lord, for teaching us to be diligent in prayer, to desire more, O Lord, to grow in you and in the knowledge of you. Salamat po, Panginoon, sa pangunguna mo sa iyong mga anak, sa mga nakikinig ng tinig ng pag-asa, sa mga kapatiran naming may karamdaman, sa mga kapatirang dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Panginoon, patuloy mo pong i-equip ang mga manggagawa, ang mga pastor, yung mga lingkod mo. Tulungan mo po, Panginoon, na ang kasipagan ng aming mga puso at ang kahusayan ng aming mga kamay ay tunay na magamit namin para sa iyong iglesia at para sa iyong kaluwalhatian. Maraming marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. So, magkita-kita po tayo, mga kapatid, sa susunod pong Lunes sa Tinig ng Pag-asa Worship Service po this coming Sunday. Ang atin pong magiging tagapagsalita. Kung na-miss nyo po yung pastor na ito, ay may pagkakataon po kayo mapakinggan siya this coming Sunday. Ang Pastor Hilhiponia po ang magiging tagapagsalita natin.
So, I would like to invite you to join us sa Tinig ng Pag-asa Worship Service this coming Sunday. So, magandang araw po, mga kapatid. Ate Ellen Gonzales at Kuya Monching Gonzales. Kumaring Ami Santos. Kapatid na Carol Forbes, magandang araw po sa inyo. Ate Yoli Dipol. Kapatid na Carol, yung tinatanong mo sa akin kanina, makinig ka sa mga susunod na lecture, matatalakay din natin yan. Kuya Boyet and Ate Yoli Kerubin, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Elvi Pascal, Kuya Eric Maynes, magandang araw po. At kay Nanay Flor Delisa Maynes, sa pamilya Maynes. Ganoon din po kay kapatid na Maribeth Eusebio, kay Ate Paz de la Cruz, Ate Merly Toledo, Kuya David Manipol, magandang araw po. Ayan, andyan po yung ating Pastor Hiliponia, nanood din po. So, yan po, siya po ang speaker natin sa Sunday. Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po. Patuloy po natin ipanalangin si Kuya Nestor na nasa home care. Ngayon po ay naka-feeding tube na po siya. Ipanalangin po natin kung anong kalooban para sa kanya. Ate Paz Mendoza, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Marjorie at Daryl Almasar, pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Kumusta kay Baby Ayela at sa inyong hanap buhay, pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa Amerika. Nanay Belen at Tatay Jerry Ulaes, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Sally Macabales, magandang araw po. Tita Mayra Libertino, magandang umaga po Tita May at ang mga kapatira natin sa Aristocrat Restaurant. Ganon din po kay Ayi Advincula, kay Eric. Ayi, pagpalain ka ng Panginoon. Ate Del at Kuya Eddie Sauler, magandang araw po. Nanay Gina Medalla, Ate Agi Victa, magandang umaga po Ate Agi. Ganon din po kay Ate Elizabeth Sanchez, kapatid na Lani Tulagan, Ate Nene Enriquez, magandang umaga po sa inyo. Yan, ito po yung mga regular talagang tagapanood natin sa Tinig ng Pag-asa. Kuya Ray Alcantara, Kuya Reynaldo Alcantara, Kuya Larry Montillano, magandang araw po. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Pastor Pete Paloma, malinaw po, sabi niya. So, salamat sa Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon. Sino pa ba? Nanay Elo Santarin, magandang araw po. Ate Del at Kuya Van Magkawas, magandang umaga po. Kuya Nicandro Sarinas. At yan, good morning po kay Melissa at kay Rendel Pasahol. Mamaya pong gabi, yung gawain po ng couples na po, yung Friday group ng couples, mamaya po, malalaman namin kung ano ang aming ipapangalan dun sa aming group. So, yung mga members po ng Friday group ng couples na yon, be excited po. Mamaya po, 7:30, magkita-kita po tayo uli. At kung kayo po, kahit nasang kayo lugar, kung interesado po kayo at couples po kayo, pwede po kayong dumalo dun sa gawain na yun mamaya gabi. So, message nyo lang ako, interesado kayo at I will send you the link for the Zoom meeting mamaya. Hindi po namin sineshare sa Facebook yon kasi po ay exclusive yon for the couples. So, yun po, magandang araw, Kuya Alvin at Ate Virgie Darapisa. Happy anniversary po sa Lidok this coming Sunday. Yan, Lidok Unida po yung magse-celebrate ng kanilang ikalimang taong anibersaryo. No, taon na, anibersaryo pa. Fifth anniversary. So, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at patuloy na magpatuloy sa gawain ng paglilingkod. Yan, shout out kay Pastor Ruben Del Rosario at sa mga kapatiran na patuloy na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. So again, maraming salamat at makita lang po tayo sa Monday, mga kapatid. Mag-ingat po kayo at happy weekend everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.